nakapag-bail na po ba si Bong Navarro? Inaantay pa resolution. May resolution na pero inaantay pa natin yung order ng court. So, kasi kahapon lang eh. So, di ba kahapon lang yon? Oh. Kagabi. Oh. So, antay-antay pa natin. Pero, ang aking hula, no? Ayon sa aking mga baraha, ay this week. Pwede rin yung angulo na yung mga sindikato. So, lahat na yan. Ako lang, ang pinupunto ko lang, kung wala po tayong ebidensya muna, huwag nating ihain. Kasi masisira naman yung pangalan ng isang tao. Pag meron na, okay lang. Kung may probable cause. Probable cause. Yung probable cause na sinasabi natin dito ay isa ito sa mga topic na tinitingnan natin. Yung probable case General Bantag, ang naging problema dito, sa probable kay General Bantag, si General Bantag ang inaantay ni General Bantag yung subpoena, di ba? Ngayon, yung probable cause na sinasabi rito, ang naging problema nito, meron sanang probable cause din dito eh. Kaso nga lang, kaya nagka-problema ay dahil sa tinatawag nating kaya siya may problema dahil sa realistic judicial appraisal of the merits of the law. Yon ang ibig sabihin natin. Kasi dito, okay lang sana kung walang bato si General Bantag or walang mga discrepancy, no? At believable, no? Kasi ang, di ba, the rules and evidence must be genuine. Hamida, ano? Good morning, idol, yan. Genuine dapat yan. Reliable, realistic, no? Yan ang mga, dyan. Eh, kaso, ang nangyari doon kay General Bantag, no? Ay yung kanyang mga hello, no? Good morning, idol, Hamida, Haji Muhammad. Kumusta, kumusta kayo? Thank you so much. OJ Razo, good morning po sir. Yung good morning, no? Ayun, ano? Ang ibig sabihin natin dito, no? Joy Razo, thank you so much for coming to town, ha? Ano ibig sabihin, no? Hope na maganda ang inyong araw today, no? Ayun. So, ang probable cause. Okay lang sana kung may probable cause sana. Kaso nga lang, naging problema dito sa kaso ni Bantag, General Bantag. Ay marami din probable cause na ito ay frame up. Parang walang pinagkaiba sa kaso ni Bong Navarro. Mas marami ang evidence na posibleng ang frame up. Katulad nung kaso ni Bong, maraming circumstantial evidence na binugbog, na nanghingi ng pera, na may dalang packaging tape, na hindi siya sinorender sa mga tanod at tatlong beses nagpalit tapos nagtago. Yung mga circumstantial evidence na yon, mas maraming ebidensya na magpapatotoo, parang mas maraming ebidensya pwedeng patunayan na ito ay planted, no? Frame up yung sa kaso ni Bong Navarro kaysa doon sa nang gahasa siya. Yun ang gahasa siya, halos walang ebidensya eh. Ganon din naman kay Bantag. No? Kaya kino-question ni Panelo. Kasi nga, okay lang sana kung walang mga discrepancy, walang mga believable dapat, kasi ang daming middleman eh. At saka walang direct link. Wala sa resolution ng abogado ni Percy Lapid, inisa-isa niya na lahat yan. Wala ako nakitang direct link kay General Bantag. So, yung merits of the case, no? Judicial appraisal of the merits of the case, ibig sabihin natin dito, ang hirap bigyan ng probable cause hanggat walang ebidensya, direct link kay General Bantag. Kasi mas maraming circumstantial evidence na ito ay planted. Kasi ang dami nagko-question ng mga ultimo media men, mga abogado, no? Sa Panelo, abogado rin naman yan, na duda. So pagka ganon, arising from that, tapos may mga narco-politics pa ng mga ganong ganito,
Tapos may mga issue pa pala yan. Marami palang nakaakibat na issue yan. Napakarami. Diyos mio. May... Yan pala yan, pinalilipat na yan. Yung BGMP na yan sa Trinyo, sagot, 300 ano. Magpapagawa mismo yung investor na. Susan Hermosa, good afternoon, Sir Paarde. May paano nga inom? Nakapag-bail na po ba si Bong Navarro? Inaantay pa resolution. May resolution na, pero inaantay pa natin yung order ng court. So, kasi kahapon lang eh. So, di ba kahapon lang yon? Oh. Kagabi. Oh. So, antay-antay pa natin. Pero, ang aking hula, no? Ayon sa aking mga baraha, ay this week. Baka this week na ibigay. Kasi parang nagmamadali na din yung judge. At saka, considering all the facts, no? And evidences, ay masasabi natin na mahina ang ebidensya laban kay Bong Navarro. Kagaya din naman dito kay General Bantag, no? Meron nga palang bago, no? Na si new channel, no? Baka naman maano nyo. Siya po ay namimigay ng kamakailan lamang, wala pang isang linggo. Bumalik uli. 'Di ba na namigay ng wheelchair at saka mga salamin diyan sa may BGMP. Namigay naman siya ng laptop. Kasi nga naawa doon sa mga prisoners, wala silang mga laptop, wala silang mga iPad. Ang daming pinamigay, no, ni Francis Leo Antonio Marcos, no. Harvey, no. Good morning po, Sir Perdy. Good morning, good morning, good morning. Ayun, ano. Morning, Sir Perd. Salamat, nakapag-live na po kayo. God bless you po, sir. Yes, Eileen Abad, no. Na high blood kasi ako doon sa trabaho natin, ano? Sunod-sunod tayo eh. Na-high blood ho si Baarde. Pero, syempre, marami naman tayong mga gamot, no? Marami tayong mga herbal medicine. Ay, naka-recover kagad. No? Oo. Parang na-high blood ako eh. Ganun-ganun eh. Sa mga kaso-kaso, mga case, no? Kailangan ka talaga, walang emotionally attachment eh. Mga basher, something like that, ganun. Opo, opo. Kaya medyo nag-relax-relax muna tayo, magpa-redors-redors, ika nga. Kumbaga eh, nagpaano muna tayo, nagpahinga ng konti. Migs Dimla, good afternoon po, yan. Mark Aquino, kailan kaya ang aking ano, this week talaga ang aking, ang tingin ko po, this week. Yun talaga po, yun ang nararamdaman ko. Baka ibigay na din yan this week na rin. Makakauwi yan. Huwag lang harangin, no, ng malalaking tao. Tingin ko hindi naharangin ng malalaking tao yan. Kasi failure sila eh. Kasi parang failure to prosecute eh. No, failure to present their witnesses. Dalawa yung kulang nila eh. At yun eh, mga ano pa, talagang kailangan na kailangan. So, mahina ang kanilang opensa. Mas maraming So Rosalinda, good morning sir, talaga ingat po kayo. Yes, oo. Ayun na nakulam yata tayo eh. Nabati. Di stressful, mga stress din. Stress, no. Mga stress yata 'yung mga ganyan eh. Palagi kang ganun. Kailangan talaga relax lang. Relax lang. Wag dibdibin, no? Wag dibdibin. Good morning po pala, Sir Baarde. Sana makalabas na si Bong para makapag-showtime na. Yes. Na-expect ka natin this weekend. Eh. Pero sa atin lang yan, sa maliit na programa. Wag nyo nang ikalat. Kumbaga, sa atin lang yan. At ang basa ko nga talaga dyan, this week. Anong araw ngayon? Tuesday. Oh, this week. Mahaba pa naman ang araw. Maaring ngayong hapon. Bukas. Diba? Kasi parang mabilis yung judge. Eh. Parang, syempre, in the course of trial, no? Bail hearing, no? In the course of the hearing, nandoon naman siya lahat. Eh. So, ano ibig sabihin natin?
pwede naman niyang ma-conclude, no, ng mas mabilis after passing the resolution kahapon. Pwede niya na yan ngayon, today. Pwede niya na masabi na isiset na natin ang bail nito. Tapos magbibail si Labong, yung group niya, tapos mag-iset na ng release order yan. Tapos makakauwi na si Bong. Kaya ni-expect natin ngayon yan. So, wala pa namang lumalabas talaga na konkretong balita. Pero syempre, alam naman natin yung nangyayari. Diba? So, alam natin na pray lang, idol, yes. Mr. Suave, hari ng dance floor, Kuya Bong, yes. Yan ang kailangan natin, oh, mag-pray-pray lang tayo. God bless you from idol Kuya Bong Navarro. Oo. Na-miss ko lang kayo mga kapatid, no? At marami na nagme-message sa akin, ano ba update? So, yung update namin kay Francis Leo Antonio Marcos ay patuloy pa po si Francis Leo Antonio Marcos na tumutulong, no? At may bago siyang channel mga kapatid, no? Yung Francis Leo Marcos, no? Yan po ang bago niyang channel, Francis Leo Marcos, nung nakalagay dyan. Francis Leo Marcos, paki-support na rin, no? Paki-bisita at paki-support na rin itong Francis Leo Marcos, no? Hindi ko alam kung bakit bago na naman itong ano nila. Ano pa tawag dyan? Yung channel nila. May channel na ito before, eh. So, bago na naman ito. Mahirap yung pabago-bago ng channel. Opo, mahirap po yan. So, dyan sa picture na yan, makikita niyo po si Francis na namimigay naman ng salamin sa PNP. Kila Eliazar, no? General Eliazar, kasama niya. Si Laila De Lima, kasama rin niya. Si Chief Justice Ricardo Puno, Renato Puno, kasama niya. Si Romel Padilla, kasama niya. Ayan, tapos yung mga loyalists na mga Marcos, loyalists na si... Ano pangalan nun? Yung loyalist na Marcos na lagi nakapula? Ayun, kasama niya na rin yan eh. Ayun yan, mga loyalist. Tapos, Rosalyn Anday, no? Good morning po, Sir Ferdinand. Makalaya na si Bong. Palagi po ako nanonood. Dasal-dasal ho tayo ngayon from Riyadh, Saudi Arabia, na bigyan ng kaliwanagan, no? Na ang Panginoon Diyos, no? Kaliwanagan, no? Na pag-iisip ang judge. Pero ako, alam mo, sa totoo lang, hindi mahirap basahin eh. Hindi siya mahirap basahin. Itong kaso ni Bong, alam ko makakapag-bail. Ngayon, naantay na lang natin talaga yung date. Sana nga ngayon, ngayong week, sana naman judge, para naman ipag-alob ng Panginoon Diyos, no, this week na, kung hindi, kung gusto, sana nga ngayon eh, today. Ha? Today. Ngayon, mismo. Nag-set na siya ng bail, tapos makapag-bail na siya. Diba? Tanggapin na lang ng both parties na ganun talaga ang buhay. Nakapag-bail din naman sila Cedric Lee eh. Diba? Bagamat napakadami na bina naman ng mga evidence against them, pero nakapag-bail naman din sila, diba? So, why not, no? Kay Bong Navarro. Eh, ang daming discrepancy. Dito naman kay General Bantag, I doubt kung sinong judge ang magkasabi na may probable cause. To kasi, may attack eh. Kung wala sanang mga questionable ano, di ba, na ito ay circumstantial evidence na parang piniframe up siya. Kasi pagka ganito na parang piniframe up ka, dapat tignan ng judge na baka nga frame up to kasi mas maraming ebidensya na frame up kaysa doon sa direct link. Kasi wala pa naman si Ricardo Silueta eh. So, ang dapat gawin ng judge dyan, hingian niya pa ng direct evidence, no? Ebidensya pa na maglilink talaga kay General Bantag para magkaroon ng probable cause. Siguro ganun. Edith Dayag, no? Good morning po, sir. Watching from Macau. Thank you, no? Watching from Riyadh po. Thank you so much, Nimpa Aquino, no? Salamat sa iyo nyo, ha? Larry, morning po. Yun, magpapaalam na ako. Dumating na si Larry. Ayan si Larry. Bahala ka na dyan sa kusina, no? Diretso na ka sa kusina. Kumuha kayo ng mga plato, pinggan. At kumain na lang kayo dyan. Tignan nyo lang kung ano ulam dyan, ha? Lisa Villa, makakalaya na rin po si Idol. Nakakamiss na po yung saya na binibigay niya sa atin. Yes, nakakamiss talaga. Yung mga jokes niya, no?
nila Vice ganda, no? Yung samahan nila ay maganda eh. 'Di ba? It's showtime. 'Di ba? Maano. Kumbaga nakakamiss yung kanilang mga ano, tsaka mga pelikula. Gusto ko yung mga pelikula niyang ginagawa. Dahil nakakatanggal ng stress yun. Tapos, di ba? Hari ng dance floor yan eh. Magaling din na komedyante. Di ba? Magaling na dancer. Tsaka kawawa din naman yung tao. Kung sakali man na kawawa din eh. So, sana maawa naman yung judge, no? Dito sa kaso na ito, na sana, pati yung tingin ko naman eh, hindi na naman sila mag-go over the board. So, tingin ko magbibigay din sila ng patas na pagtanaw dito. Baka bigyan na rin ito ng bail, kagaya ng pagbibigay ng bail kay Cedric. Diba? So, kasi kung masabihin nilang maraming kaso, mas maraming kinaso kay Cedric ng iba't ibang tao sa iba't ibang klase ng krimen. Parang may mga kaso siya ng mga iba-iba eh. Na kanya na din naman, no? So, kung hindi naman basis si material na yon. So, kung nakapag-bail siya, dapat makapag-bail din naman si Bong Navarro. Dahil, mas kukunti nga ang evidence against Bong. Compared naman kay Cedric, di ba? So, may mga telephone conversation, meron sa kanya, may meron silang video, lahat eh, kompleto si Ricardo's against sa group ni Cedric. So, kay Bong naman ay wala silang direct, no, na hawak. So, hindi ko nga alam kung 17 o 22 ang ididiin nila eh. So, dun sa ayon sa ano, iniba nila, hindi sila nag 1 minute. Parang iniba nila, no, nag ano sila doon sa 17. Kaso nga lang, word of Denise against her words, no? Denise versus Denise. Kasi, ang sabi niya doon, walang nangyari. O, paano yun? Yung 17, walang nangyari ng 17. Diba? So, considering all of this, dapat makapag-bail talaga. Good morning po, Sir Perry. Kumusta na po? Ingat palagi at salamat po sa katotohanan. Yung ibang vlogger, halatang bias. Yung iba, attorney kuno, no? Po, papo. Nakakainis panoorin. Sabi niya gano'n. Ayun ang sabi. Pati po yung mga TikTok nakakamiss po. Yes, yung mga TikTok niya, marami siyang ano sa TikTok eh. Pinapost dyan na sa YouTube channel, no? Maraming nakakamiss, no? Kung loloobin ng Panginoon Diyos, no? This week yan. Antay-antay natin yan. Siyempre, bubulaga na lang sa atin lahat yan. Dyan na yan. Saka walang kasalanan si Bong. Po yan na nararamdaman ko po. Mabait po kasing tao si Bong, yes. Hindi yan, ano, hindi niya gagawin yan. Diba? Kasi, ano siya, hindi, may magaling, mahusay naman siya magsalita eh. Kapirds, nandito na po ako, out na kayo. Yes, nandiyan ka na, so magpa-out na ako ko. Dyan na yan, nakakamiss po talaga si Bong. Oh. Nagkumustahan lang tayo, yun talaga ang ano. Meron akong i-release na video din sa update din naman na maigsi lang para sa isa kong channel. Ito yung isang channel eh. Sana supportahan nyo ha. We miss you, Bong, Leonardo Lopez yun. So, yun po muna mga kapatid, no? At maraming salamat, no? So, yan po yung mga bago kay Francis Leo Marcos at bago kay General Bantag, no? At bago kay Bong Navarro. So, waiting for resolution. Waiting tayo ng... Ang waiting natin ay... Siyempre, release order. Kasi yung ano, on the packet na talaga yan, tingin ko eh. So, yung kay Bantag naman, yung probable cause, no? Yan ang inaano natin, no? So, update muna tayo. Na-miss ko kayo. At alam ko, na-miss nyo din ako. Hindi ako nakapag-ano. Ngayon. So, Erminia Ogami commented, good morning po. Sana uwi na siya. Madami na naghihintay sa paglabas niya, no? Yes, of course naman. Talagang ganun po. At makakaasa tayo, no, na loloobin ng Panginoon Diyos, no? At very positive naman lahat sa kaso na ito. Positive lahat ng mga abogado natin. Good morning, Sir Perdy. Tsaka nagpasikat na 13th anniversary ng Showtime. Sana makalaya. Yes. Talagang ganun. In-expect natin yan. Baka nga yun ang tinatarget. Simula nang makilala ko siya,
Napakabait po. Never nagsalita ng masama, humble. No way. May awa ang Diyos na makalayan siya. Nakakamiss po talaga siya, sir. Yes. Nakahabol siya. Makahabol siya. Yes, makakahabol. Sir, kahit po paulit-ulit kayo magpaliwanag, di po nakakasawa. Thank you, Nimpa Aquino. Salamat. Mariel Zin, madami nakakamiss po sa inyo, sir. Ayun. Oo nga, eh, na-miss, kayo ang na-miss ko. Good afternoon, Sir Purdy, kasi panay ang message niya sa akin. At thank you so much ha, sa support. Andaying support, no? Yun yung lahat. So, yun lang po muna. At ako po ay magpapasalamat, ano? Mm-hmm. Alam mo, Teresa, hindi may iwasan na madadamay talaga si Pangulong Marcos sa issue na ito. Ipak, nadadamay na nga. Kasi binabasa ko yung mga komentaryo. Mm-hmm. Marami nang nagsasabi na parang nagsisisi na sila. Kasi nga, mahirap yung ganun. So, sa susunod na lang natin yan, idadala kayo, eh, no? So, for the meantime, yung probable cause, no? Ay medyo mahirap pagka ganito na may magkabilang panig ang may mga bato at may mga discrepancy, napakahirap bigyan ng probable cause yan kung wala palang direct link. Tapos questionable pa yung mga sinasabi nila, no? So, yun po muna at maraming salamat. I love you all. Muhammad, chup-chup. Larry Boy, thank you ha. Sabi ni Lawyer Blogger, di para makakalaya si Bong. hindi pa makakalaya si Bong. Yun ba sabi niya? Ayaw mo, tignan natin po yun. Lawyer Blogger. Yung ano, yung blogger na, yung lawyer na ano, na invento, no? So, yun po muna at maraming salamat.